Noong panahon ng mga Espanyol sa loob ng Intramuros, itinatag ang isang simbahang naglalayong magbigay ng debosyon sa mahal na ina na nagsimula pa sa bayan ng Lourdes, bansang Fransya. Setyembre 1872, sa pamamagitan ng iskultor na si Manuel Flores, ipinagawa ang napakagandang imahen ng Birhen ng Lourdes at tinawag itong Besapie o paghalik sa paanan at inilagak ito sa kanyang unang simbahan sa Maynila. Samantala, isang debotong nagngangalang Martina Azucena ang siyang nagdasal sa naturang imahen. Dahil sa kanyang malakas na pananalig, siya ay gumaling mula sa isang hindi mapagaling na sakit. Simula noon, dumami pa ang deboto ng mahal na ina. Sa patuloy na pagdami ng mga taong naninikluhod sa kanya, itinatag ang Confraternity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary of Lourdes sa Pilipinas. Noong 1945, isang pangyayari ang gumimbal sa buong mundo. Ang ikalawang digmaang pangdaigdig, pinasabog ng mga Hapon ang buong Maynila at nawasak ang mga istrukturang nakatayo rito, kabilang ang simbahan ng Lourdes sa Intramuros. Ngunit bago pa man nasira ang simbahan, sinigurado na ng mga Pransiskanong Kapuchino na proteksyonan ng imahe ng mahal na Birhen. Pansamantala itong inilagak sa San Agustin, inilipat sa Universidad ng Santo Tomas, hanggang makarating ito sa Santa Teresita Chapel. Dahil sa tulong at ambag ng mga taong nagbigay halaga sa mahal na ina, muli itong nagtayo ng simbahan sa isang lugar sa Retiro. Taong 1951, pinasinayaan ang bagong tahanan ng mga deboto ng Lourdes. Muling nagkaroon ng tirahan ang mahal na ina para sa mga nais magdasal, humingi ng tulong at paggaling sa kanya. Taong 1977, itinalaga ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang simbahan bilang pambansang dambana ng mahal na Birhen ng Lourdes. Sa loob ng 125 taon, hindi pa rin kumukupas ang ganda ng imahen ng mahal na ina. Sa mga dumadalaw at nakakakita sa kanya, paghanga, pagsamba, paniniwala at pananalig ang kanilang nadarama. Sa pagtingala ng ina sa itaas, tayong lahat ay taus-puso niyang ipinagdarasal at inilalapit sa kanyang anak na ang layunin ay paigtingin, pagtibayin at patatagin ang daan tungo kay Jesucristo. Ang simbahan sa loob ng 20 taon bilang pambansang dambana ng mahal na Birhen ng Lourdes ay patuloy pa rin bukas sa lahat ng nagnanais pumuri at magbigay paggalang sa Inang Birhen upang ating mapalaganap at mapalawak ang kanyang pagmamahal at ang mga mabubuting balita ng Panginoon. Mahal na Ina, Birhen ng Lourdes, maraming salamat at mahal na mahal ka namin.